So matagal na ako naghahanap ng digital banking where I can, you know, save money and at the same time, kahit pa paano, mag-earn ng interest rate na mas malaki sa mga binibigay ng bank. I tried several digital banking, kaya lang nai-stuck ako sa verification process nila, nagkakaroon ng problema, so hindi ako natutuloy. Earlier this week, naka-receive ako ng email or promotional offer galing sa Converge. Converge yung aking internet provider. Affiliated ata sila sa Uno Banking. So I was curious kung ano yung Uno Banking. So chinek ko tong Uno Digital Banking and I found out na kasama sila sa accredited na digital banking ng PSP, Banko Sentral ng Pilipinas. 6 lang pala yung accredited ng PSP for digital banking. Tapos sa 6 na yon, 4 lang yung fully operational. Andun yung Maya, yung OF banking para sa mga OFW ata yon. Andun yung Tonic, and then itong Uno Digital Banking. So kung hindi napasama dyan yung digital banking ninyo, ibig sabihin hindi sila accredited ng BSP. You may wondering kung anong benefit pag accredited ng BSP. Insurance. Insured yung deposit ninyo up to 500,000 pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So ito yung mga makikita ninyo sa mga banko pag pumupunta kayo sa bank, yung sa mga clerk nakalagay doon sa harapan na insured kayo up to 500,000 pesos na insured yung savings or yung deposit ninyo kasi nga accredited sila ng BSP. Pag-uusapan natin yung mga features na meron sila. Pag-uusapan natin yung good and bad na nakikita ko. And finally, lahat sa lahat ng mga ginagawa kong video, I will give my honest opinion. So ano pang hinihintay natin? Let's jump to the video. Isa pang pinakamahalaga sa mga business is yung customer support. Gaano ba sila kabilis bumalik sa inyo? And gaano ba sila ka-reliable? Kasi kung walang matinong customer support, kung nagka-problema kayo, mahihirapan kayong kontakin itong mga business na to. So laging mahalaga yung customer support. Now, they have this 24/7 customer support email. Nag-email ako ng 3 beses sa kanila kasi na-referred nga ako ng Converge. Dapat makaka-receive ako ng 50 pesos additional plus 8% dun sa sinave ko. And papakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung nilagay ko doon sa bank. And magkano yung kinita niya sa loob ng sabihin natin mga 6 na araw. So bumalik naman sa akin yung customer service kagad at naipaliwanag naman nila na maikikredit nyo within 30 days. So I think para sa akin yung customer support ay 8 over 10. Sure, so let's talk about their features na. Free cash in, 7,500 yung outlets nila and then cash out, 450 outlets. Di ko pa nasubukan mag-cash out, transfer ako from my bank to Uno and yes, makikita nyo naman sila doon sa my billing, Uno. Savings account nila eh 4.25 interest rate. Ang tawag dyan ay hashtag Uno Ready. Hashtag Uno Boost. Ito yata yung time deposit nila. 6.50% interest rate. Malaki to. Full information para sa time deposit nila. Ililink ko na lang sa baba. They have this virtual card na pagka na-activate ninyo yung profile ninyo, magkakaroon kagad kayo ng debit card, virtual card na pwede nyo magamit sa mga purchases ninyo. So, pwede nyo gamitin to instead of your credit card kahit pa paano somewhat, di ba? Hindi nyo na-expose yung credit card information ninyo kung saan-saan. Yun yung maganda sa may mga digital banking kayo. And then may loans din sila. Well, hindi naman na to bago. Marami ng banking institution. Nakaka-receive nga ako ng loan, ng text loan offers galing sa Union Bank. Nakaka-receive ako sa GCash. Pero hindi ko ito nare-recommend. Okay, so ipakita ko na muna sa inyo. Yung phone ko kasi, ito phone ko ginagamit ko for recording. Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung screenshots ng application or mobile app nila. And then, tingnan nyo na lang kung ano yung loob. Madali lang naman intindihin yung digital banking nila. Kung hindi naman nabago kayo sa mga GCash or digital banking or mobile application, hindi naman siya complicated intindihin. So may makikita kayong 30 pesos sa 71,000. Yan na yung kinita niya for the past couple of days. Nakakatuwa kasi nagre-reflect agad. Unlike sa ibang banking or online banking, wala kayong makikita na kinita niya. Ito, may nakikita kayong interest rate, may nakikita kayong yung tax. So, here's my honest opinion about Uno Digital Banking. Yung registration niya, sobrang dali, hindi ako nahirapan. Unlike sabi ko nga sa inyo, doon sa ibang digital banking na nasubukan ko, sobrang hassle nung verification. Nakapaulit-ulit ako ng send ng pictures hanggang sa napikon na ako at pinadelete ko na yung info ko sa kanila. Yung UI
niya ay user-friendly. Sabi ko nga, pag-atinin na niya sa loob. Pero mukha siyang Instagram. Hindi ko alam kung sino yung nag-design nito at kung bakit sila nag-come up ng ganitong design. It doesn't fit for a bank. That's my only opinion, okay? Kayo ba? Gusto ko marinig yung opinion nyo. Mukha ba siyang digital banking or mukha siyang social media? Yun lang naman. Medyo alanganin ako. Hopefully, makahanap sila ng ibang design na mas maganda, na mas maayos tingnan, mas professional. Kasi kung titingnan mo yung ibang digital banking, wala kayong makikita na parang rainbow yung kulay. Maganda to for emergency fund and at the same time, savings. Kung magsisave kayo, mas maganda na na kumikita din yung pera ninyo. Babalitaan ko yung after 3, 6, or maybe a 1 year, tingnan natin kung anong nagbago, ano yung kung maganda ba talaga. Pag nag-register kayo, gamitin nyo tong code na to, may makukuha kayong 50 pesos for free. Basta maglagay lang kayo ng 2,000 pesos to activate the coupon. Huwag yung kalimutan, gamitin yung coupon code na yan. So yan lang yung aking honest opinion about Uno Digital Bank. If you have any questions about this, feel free to let me know. Thank you for watching. Enjoy the rest of your day. Bye-bye.